Sila naman haloy bugsay. Loyo ti bugsay nga ako daw pero kanina. Dito mga kaibigan ay sinubukan namin na rodel na mamingwit kung baka sakali lang naman na mayroon kaming mahuling isda. At ito, ganito siya maglagay ng pain. Grabe mga kaibigan, grabe ang talento ng batang ito. Tingnan nyo mga kaibigan kung paano siya maglagay ng pain sa pamingwit namin. Ayan o, nilalagyan niya ng pain yung taga. Ayan o. Yung pamain namin dyan is yung hipon na maliliit. Ayan o. Grabe si Rodel mga kaibigan. Napakatalento ng batang ito. Nakakabilib ang sarap sumama sa kanya dahil tahimik siya. At ano siya mga kaibigan, mabait talaga siya mga kaibigan. Mainhin lang siya at saka hiyain. Ayan mga kaibigan. O. Grabe, ginagamit yung kabila niyang paa para sa paglagay ng pain sa taga. O, di ba? Napakalupit naman ang batang ito. Kaya panoorin natin ang iba pang mga susunod, mga kaibigan. So, ayan, tapos na niya nalagyan yung taga. Tapos ngayon, ihuhulog niya na. Marang kang magsagat, Lobby. Hindi ka nakakasaka. Dito dahil wala kaming nahuli ay kinuha niya na ulit at makikita naman natin kung paano niya hilain kasama rin ang kabila niyang paa. Hello yun. Duman. Yawas. At dito ay inilipat na rodel ang pamingwit. Dahil sa hinulugan yung una is wala talaga. At dito naman, nagbabakasakali ulit kami na mayroong naman lang kumain na isda. Dito mapapansin natin mga kaibigan si Rodel. Grabe oh. Linulusun niya yung kabila niyang kamay. Dito mga kaibigan ay wala nga talaga kami nakuhang isda at hinilan niya na ulit ito. At makikita natin kung paano siya maghila ng nylon kasama ang kabila niyang paa. Nakakatuwa kaibigan, ang sarap tingnan ng batang ito. Ayan o, grabe. Ayan. Nilalagay niya ulit yung nylon dahil wala nga kami nakuha. Tapos ngayon dito ay pupunta na kami doon sa may niyugan nila upang kumuha ng buko. At dito, isasakay niya na ang pamingwit namin at maya-maya lang ay magbabangka na naman kami. Dito, si Rodel ay siya na naman ang nagdadrive dahil gustong-gusto niya na siya yung magdadrive ng bangka. So makikita natin na napakasarap ang paligid dahil ang sarap ng hangin. At nakakahanga nga naman ang batang ito dahil sa kalagayan niyang kulang kamay ay nagagawa niya pa rin maging kanan at kaliwa ang pagsagwa at pagdadrive ng bangka niya. Grabe mga kaibigan, nakakatuwa talaga. Ayan, kaliwat kanan siya. Kumbaga kaliwiti siya magsagwa kahit iisa lang ang kamay niya. At dito naman ay binalikan na namin ang iniwan naming taga na baka sakaling mayroon kaming makuha. At ito ang nangyari. Ano? Sige. Parayo, ilus ang orihan gawas. Masakit? Sige, ragla. Dara. Susagbot.
dahil hindi nga kami pinalad at ang nakuha pa namin ay damo lamang. Ngayon ay pumunta na kami sa may kubo nila upang manguha na lang ng niyog at buko dahil wala kaming kinakuhang isda. Pero dito mga kaibigan, makikita natin kung gaano kalupit si Rodel magmaneho ng bangka kahit isa lang ang kamay niya sa makitid na mga daan dito sa ilog. Tingnan natin. Wala na, may problem, wala na. Masaray kita, masaray. Dito ay humanga nga talaga ako sa batang ito. Dahil sa kalagayan niya na isa lang ang kamay, ay nagagawa niya pa rin ipaliko-liko kahit sa makitid na daan ang bangka. Ay napakalupit naman ang batang ito. Ano tawag niya? Ano tawag? Ito na nasa uko. Ako lupit ito? Ulup? At maya-maya lang ay nakarating na rin kami dito sa may daungan kung saan ay kukuha kami ng isang buko at ito si Rodel. So, don't you worry, I'll be there. Ay magkita mo what's it? Taas mo nini? Taas. Pwede mo taksarak ito nila. Hain. 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 Okay ito lang. Hain. Ang nakakagulat pa sa batang ito ay nakakakit pala siya ng nyug upang kumuha ng buko kahit ni isa lang ang kamay niya. Grabe, di ba? Kahit naman sino ay hindi makakapag-isip na nakakakit pala ito ng nyug upang kumuha ng buko. Kahit isa lang ang kamay niya. Grabe kasi pag talaga itong bata na ito, makikita natin na kung gaano siya naghihirap sa kanyang kalagayan. Oo. Amo ito nakasakat din ah. Hmm? Nakasakat. Ano? Okay. At sa oras na ito ay nagpasya na akong pababain si Rodel dahil natatakot ako baka mahulog ang batang ito. At ako na lang ang umakyat upang kumuha ng isang buko. At dito makikita natin mga kaibigan na daladala niya na at pasan-pasan pa ang isang buko. Makikita naman natin kung gaano siya kasaya dahil gustong gusto niyang kumain ng buko. Ganito ang buhay na Rodel. Sa isang buko lang ay masaya na siya. Dito naman ay pupunta na kami sa may bangka upang isakay ang buko at sabay na kaming umuwi dahil wala nga kaming nahuli sa aming pamimingwit. At ito, ganito si Rodel sumakay sa mga bangka. At makikita natin na kahit isa lang ang kamay niya ay nagagawa niya pa rin sumakay at makapagdala ng buko. Tingnan natin kung paano si Rodel sumakay sa bangka. Grabe oh, di ba? Napakalupit talaga ng batang ito. Din. Diretso. At yung paglabas naman namin sa makitid na daan ay ako muna yung pinapag-drive niya dahil nangangalay daw ang kanyang kamay at paa. Pero maya-maya lang ay nagsabi na naman na siya na naman ang magbabangka pa drive pa uwi dahil gustong gusto niya raw na ipakita sa buong mundo lalong-lalo na yung mga katulad niya na isa lang ang kamay na kahit gaano kahirap ay huwag susuko dahil ito ang binigay ng Panginoon na hamon sa atin ng ating buhay. Dari ka binambutlaw. At dito, tinanong ko ulit siya kung napapagod ba siya o hindi kasi baka nagpipilit lang siya na magsagwa. Pero sabi niya naman sa akin ay hindi daw siya napapagod at maya-maya lang ay nakarating na nga kami dito sa daungan kung saan kami pauwi. Kaya maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Sana panoorin niyo ang aming iba pang video.